dalawang linggo na lang, kami na ang mag-uulat sa klase sa Pilipino. Plano naming itanghal ang durang tatalon ni Rogelio Sikat sa klase. Ang hirap pala itong napasukan namin, kaya kahit Sabado, nagpa-practice kami. Tatay mo? Oo. Stoy, oy! Hindi ka ba mag-aalmosyon? Hindi na po. Alas 8 po. Usapan namin niya inyay ko. Mauli na po. Oo, ha? Hindi na sasanay na hindi nag-aalmosyal, ha? Bango, bango. Sige. Bango. Sige. Sobra ko magmadali. Sam. Ako eh, paano kung makakadukot dyan? Ganun ang kamay ko. Yes! Oh. Bebe! Umbinong! Anong klaseng trabaho to, ha? Ano yan? Eh, hindi akong gumawa yan eh. Eh, ano ngayon kung hindi ka akong gumawa? Alam mo ba yung mga tools yan, mamahalin yan, hindi ko basta-basta kinukuha kung saan-saan? Eh, nakakalat, anong gagawin natin? Pag may nawala dyan, aawasan ko sa sweldo ninyo! At trabaho ninyo kung ano nung ginagawa ninyo dyan. Bago, baga, kung ano nyo iintindi mo. Kuya Pepe, may practice kami para sa school project sa Tambayan. Punta ka. Well, malabo na yun. Ay, ito yung trabaho ko. Tambak eh, dami. Sige, lakad na ako. O sige, gahal ka mabuti ha. Pepe! Para di ka magay sa akin. Narinig mo ba ako? Umbinong? Oo. Oh, ang sabi ko, mamaya, kailangan kunin mo yung kotse ni Mayor sa Tumana. Eh, may ginagawa ko, kunin daw ako agad eh. Ay, ano pang ginagawa mo? Di paspasa mo trabaho mo, nasa ganun, masundo mo na yun. Pinag-aantay ba, Mayor? Hindi yun. Oo, oh, hindi yun. Oo, oh, yung tools na yan, ano ba yan? Ha? Ay, salamat. Natapos na yung isang oras na paghihintay ko. Kompleto rin tayo. Ay, pasensya na kayo ha. Kasi ito yung Sabado. Namamalengke si nanay. Sa akin pinapalagaan si Utol. Lahat naman tayo may dahilan eh. Siya nga pala. Nasaan na yung gulong na gagamitin ng artista? Eh, hindi pa makakadirinch eh. Sus naman oh. Sige na, game na. Game na, dali. Dito ka. Ha? Game na. Game na? Di ba natin babasahin muna sandali yung ano, pag-uusapan yung dulang sasadula natin? Di ba nabasa mo na naman? Bakit? Di mo pa ba alam ang goal mo? Alam ko na. Ano, jeepney driver. Sinkwentahan niya sa jeepney driver. Eh, yun naman pala eh. O game na, para makarami tayo. Tara! Dito! Pag-usapan muna natin para naman mas maintindihan ko yung role ko. Huwag na! O baka talagang bubbles ka lang? Ano ba naman? Naiintindihan ko, naiintindihan ko. Dito! Pero, dito ka upo ha. Alam mo kasi, ganito yung gagawin mo ha. Isa kang jeepney driver, tsaka upo. Tapos, hinihintay mo ngayon yung mga gagawa ng jeep mo dahil hihilain yun eh. Dahil nasiraan ka. So yun. Tapos, ayun nga pala. Props nga pala, yung tabloid na gagamitin na ito ni Val. Uy, look! Ano ba anak! Pati mo naman yan! O game na! Okay lang! O ito na muna! Kahit ito na muna! Game na! Kahit wala kang binabasa! O game na! Dali! Dito ka o! Kasi kunyari binabasa mo to! Sama naman kayo sa akin! Sama ka na lang dito! Paano natin ito matatapos? Matapos natin! Hihi, magpapasa ako ng dyaryo, naiwan ng pasayero, nasira ang jeep at kanina ko tayo nungin tayong hila.
Ang hirap nito. Hihi, baka yung kasama kong hinihi lang nasiraan. Ng ulo. Abay, kanina pa ako naghihintay. Naalala ko tuloy yung balita kailan lang. Nabasa ba nyo? Yung tungkol sa lalaki hindi makabayad ng utang. Magpakamatay tuloy. Ano ba naman yan? Kahit di mo sawlado, bigyan mo naman ng buhay. Pero ganito yata ang storya. Isang welder. Isang welder daw, lampas 30 anyos. May asawa't anak. Isang umaga, natagpuan nagbigti sa tatalon. Alam ba niyo ang tatalon? Taga-tatalon daw yung nagbigting welder. Dibalugan ng mga squatter yung tatalon. Nakakita na ba kayo ng squatter? Oo, sa kabisera. Well, alam mo, sabi nila, mas grabe daw yung itsura ng squatter sa Maynila. Balit, ano ba? Ituloy mo! Alam mo, marami tayong dapat intindihin sa bulang to. Ang dami niyo naman pautot, oh. Ano ba? Gusto niyo ba mataas na grade o ayaw niyo? Ano mo, Inigo? Gusto natin lahat ng mataas na grade. Eh, yun naman pala eh. Kaya di ba? Nagpa-practice tayo. Yun na nga eh. Yun na nga eh. Kaya nga dapat intindihin muna natin to para mas mabigyan ko ng buhay. Para maintindihan mo, makinig ka at saka ikaw. Makinig kayo sa akin. Kasi ako ang direktor. Go from the top. Ready? Action! Hihi. Babasa ako ng dyaryo. Naiwan ng pasahero. Tama yung binaplanan niyong pagtatanghal. Dahil ang dula ay mas nabibigyan ng buhay kapag tinatanghal kesa pag binabasa. Parang masyadong nabigat yung dula eh. Parang kayong taon nagagampanan ko, parang laki ng problema. Tama ha dun. Alam mo, nakakahili mo sinasabi yung GP driver eh. Ito. Ito, isang tip. Basahin mo yung dula ng sama-sama. Malakas ang pagbigas. Napusundan nyo lang yung imbay ng pananalita niya. Isipin mo kung anong nararamdaman niya kapag sinasabi niya yung dialogo niya. At tapos, para maintindihan nyo yung dula, mag-research ka. Research? Mag-research. Magbasa-basa. Magtanong-tanong. Kung ano yung issue mong sinasabi ng dula. Okay na yun. Muna lang tayo. Wala pa tayong kahati. Ito lang. Hirap kasi sa'yo. Masyado kang mainit eh. Parang multi-purpose hole lang. Churong parang papatay ng tao. Eh, alam mo si Inigo eh. Paglalo mo yung nahamon, lalo yung nahataw. Tumakasip natin ah. Habang mo. Umakali mo. Dabang mo talaga. Bulo. Napakasal. Sinasabi na yung gulo. Sir! Oo, oh, sir. Ilalagay namin sa tablado para man maglukang vulcanizing shop. Sandali ah. Tony, ikaw. Ano bang barang yung mabilang sa mga gulong na yun? Ayun, patatuloy lang yun. Ako, walang patapong katandilong. Kahit nga lamok ng dekit, napapahampan yun. Ano, Lord. Mahihiram kaya, pare? Ay, ikaw sa atin mas mabilong. Pwede ba? Makakausap ko ba? Kailangan niyo ba talaga? Ay, kung pwede, si Jeff na pala kaklase ko, tsaka Martada. Jeff, sige ko. Kasi na, magrasa nga pala ako. Alam mo, at nga kanilang sa akin ni Bad. Kasi yun si Inigo, ako ba? Kayaan nyo, pagkawa ko ng paraan. Diba, taga Manila ka? Jeff, talagang nagabukal ako. Kaya lang, dapat pag sa Manila. Ano mo ba yung tatalon? Narating mo na ba yun? Pwede, ano ba yung tulong ng lugar ng squatter? Squatter? Tagpo.
tagpi ang mga bahay. Siksikan. Iwasa ako, magpapasipo ka sa tabla. Alam mo, sa isang maliit na kwadradong bahay, asahan mo mga tatlong pamilya naroon. Bakit sila din nakatira? Wala na ba silang pwedeng matirahan? Alam niyo kasi, ganun kadaling maghanap ng matitirahan sa Maynila. Di pwede ba sila mangupahan sa ibang mas magandang lugar? Paano kung maliit ang kita niya? O walang trabaho? Ha? Walang trabaho? Hindi maghanap? Ba't? Hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho. Minsan kahit na anong sipag mo, pero wala ka pang maanap na trabaho. Naku, yari ka. Sige, yung mga walang trabaho, saan sila kumuha ng makakain? Iba, pinapalad, makakahanap pa rin ng paraan. Yung iba, namamalimos na. Yung iba, halos nababalik na sa kaisip. Saan makakakuha ng susubo na susubo? Nagbabaliw? Kasi ito mo nga doon sa mundo, nakakamatay. Abe! Abe! Tignan mo na yung sasakyanin na yun! May bata to, inuutos mo, kawas mo, kakay kwento rito ah! Oo. Hihira, oo, kayo dalawa, ano kayo naman tayo? May pasok kayo sa skala, di ba? Nauuhin ko sa kawas tuloy sa kung ano na eh! Kwento ng kwento. Sir, wala ating oras na naman yan. Matatapos na yan. Paya sa aming tayo parinig. Ang tingin mo. Paya sa aming tayo parinig. Ang tingin ng puso. Nabaliw tong welder. Nabaliw sa sobrang kahirapan. Nabaliw, kaya nagpangamatay. Ito kayong jeepney driver. Siguro tinamaan dun sa pinagkakakwento niyo tungkol dun sa welder. Ano ba naman yan? Kung satsatan lang kayong satsatan, wala tayong magpa-practice niyan. O ba, dyan ka na, spuesto ka na. O Joff, ano ba, asan ba yung set na gulong? Ah, yun. Saved by Kuya Pepe. Ay, Inigo, kababata ako si Kuya Pepe. Pumaksin ng binong? Pinaparkila. 10 piso, bawat tiram. Oh, sweetie ka malang amo mo. Eh, hindi, sige, di bali na. Share-share na lang tayo sa bayad. Huwag ka na practice. Pwede. Mabait naman daw ang welder na ito. Ang totoo ay hindi nga raw umiinom. Tahimik na tao. Walang barkada. Straight daw. Kapag nagawa mo yan, di umiinom at di makisama. Sa lugar na ganun, straight kang talaga. Eh ba't anong naisip at nagpangamatay patong si Loco? Nagkasakit pa lang panganay. Lalaki. Dinala sa ospital. Hindi sinabi sa dyaryo kung anong sakit. Pero nagtagal sa ospital. Doon namatay. Ako ba naman? Bigyan mo naman ng buhay. Ito mo nga oh. Dapat doon sa pinagsasasabi niyang pagkamatay ng anak, dapat medyo nalungkot siya. Kaya ako nga binabaan yung boses ko eh. O sige, tuloy. Kawawang tao. Pero hindi pa yan ang masakit. Ano ba niyo ang mas masakit? Anak ng mantakmang nalabing at lahat yung anak. Hinuhulugan pa ni Loco yung utang sa ospital. Oh, ba't natigilan ka? Tuloy! Alam niyo, pakiramdam ko. Dapat mag-iba yung nararamdaman ko dito eh. Lalo na dito, alam ba niyo ang mas masakit? Dapat medyo galit eh. Ano sa tingin niyo? Baka nga. Namatay na ni anak mo, tas may hinuhulugan nga pang utang sa ospital. Ano sa palagay mo, Uya Pepe? Alam niyo, madalas nangyayari yan eh. Lalo sa mga mahihirap. Na-eliminate lahat yung pasyente, may binabayaran pa rin utang sa ospital. Eh di okay lang kung medyo galit ako. Oo naman, iba ko yung nakagalit yun.
Ako ba naman namatayin ka? Tapos may hinulugan ka pang utang. Parang nanay ko, araw-araw may hinulugan ang utang. Kaya araw-araw pala yung maiim pang ulo. Teka, sino ba talaga director dito? Alam ko yung Nigo ikaw, pero group project ito eh, sama-sama. Kaya kailangan lahat tayo nabibigay ng mukahi. Oo nga, para sa ikagaganda ng grupo natin. Ako ang leader dito eh. Pagkapangit ang palabas, ako rin nasisisihin. Pag maganda yung palabas, ikaw na naman sikat, ikaw na naman ang bida. Ikaw ang papalakpakan, yan ang pala yung gusto mo eh. Nigo! Eh, parang hindi bumalik yun.